So what's up mga kasangno, welcome back ulit sa channel ko. Can I be your superhero? So shout out po muna tayo mga master no. Shout out kay NHM Guppies. Support daw natin ang channel niya, and then kay John Lloyd Pellegrin, and then also kay Sir Jeffrey Seno from Mandawi City, Cebu. Maraming salamat po sa pagsuporta mga master, and happy fish keeping. So ngayong araw mga kasang no, nandito ako ngayon. Nandito kami sa ilog. Ayan, sa ilog. Para maglaba ngayon, marami ding isda dito. Dito nahuli yung dalawang nasa 15 gallons ko na may spot sa buntot. Hindi ko alam yung ano nun, yung ID. Pero dito nahuli yun, and then dito marami ding ano dito, maraming ang tawag dito, maraming kataba. Ayan. Tatry natin manghuli, and then maghahanap tayo ng hipon. Kahit isa lang, makahuli tayo. Swerte na tayo. Ayun, mga master, no? Ganda dito. Oh. Ayun, oh. Ayan. Ang tubig, ang linaw, mga master. Ayun, oh. Pansin nyo. Linaw ng tubig niya. Ay, papakita ko sa inyo, mga master, yung ano, yung mga isda natin dito. So, yun. So mga master no, ito nga pala yung mga isda dito. Dito sa may kanto, yan yung mga isda diyan sa ilog. Yang mga mabibilis na yan mga master, yan yung may spot sa buntot. And then kasabay na rin nila yung mga ano, kataba. Ayun mga master, on lalaki. And then ang maganda sa istang yun, schooling kasi sila. Ayun oh, dito naman sa kabila mga master. Ayun. Lahat din ganun yung isda, schooling sila, sama-sama silang nalangoy mga master. Yan ang maganda din, kaya gusto ko rin umuli niyan kahit dalawa lang. Ayan. So, subukan na nating manghuli. A few moments later. So mga master, using fishnet no, ito lang yung gamit namin panghuli. Pero mas maganda yung ano, yung tinatawag nila yung fishnet na nga. Yung panty, yan. Yung net na ikukulong dun yung mga isda para mas madaming mahuli. Yan lang kasi medyo mahirap manghuli. Ayan o, mapapansin nyo, wala akong makuha. Oops. Tinatry ko dun sa mga gilid kasi dun pag minsan nagtatago yung mga isda. Yan o. Yan. Ayan mga master, minahuli akong hipon. Yan o. Yes, eh, papalagay natin sa mga bata yan. Ang lagayan ko lang pag meron akong nakuhuli, yung ano lang, yung pinaglagyan ng candy na ano, container, yung maliit lang. Ayan, huli pa tayo. Yeah. Wala pa rin talaga mga master. Pero try and try lang. Ayan o. Ayun, madaming maliliit yung mga fry ng guppy. Ang dami nila dito mga kataba. Ayun. Kita nyo? Oh, dahan-dahan lang. Merong malaki dito, master. Ayun o. Yeah, sana muli natin. Wala. Diyan nagtatago o. Subot sa mga anong yung sulo, kaya medyo mahirap hulihin. Ayun o mga master o. Pero ang hirap talaga pag ganyan lang gamit mo. Pero try and try lang hanggang sa makahuli. Oops. Wala, ang hirap mga master. Pero hindi pa tayo dito sa may gilid. Dito tayo.
kasi medyo nalipat dito yun eh, kasi 'di ba sa ilalim ng mga dahon, doon sila na sa ilalim ng mga halaman doon sila napunta. Baka naipod lang sila doon. Guluhin natin. Try natin ulit doon. Wala talaga. Wala na. So mga master, no, ito nga pala yung nahuli natin dun sa pinagagawa natin sa ilog. So yun, ito yung mga dahon to, kinuha ko lang para meron parang oxygen. Ayan, tapos nandyan na rin yung ating hipon. Yung purpose ko sa hipon na yan mga master, lalagay ko sa planted tank yan. Kasi namatay yung dalawa kong blue velvet dun. Yan ang bala kong ipalit. Whoop! Ayan. Yan ang bala kong ipalit mga master dun sa blue velvet na namatay. Try natin yan. Sana, sa tingin ko naman, buntis na eh. Ayan. Tapos ito, meron dalawang yung may spot sa buntot. Ayan. Dalawa sila. And then, maganda kasi rin yan. Sa tingin ko yung dalawa dito sa 15 gallons ko, ano kasi sila is cooling. Ayan. Kaya medyo maganda rin sa mata pag nasa aquarium, no. Ayan, no. Pansin nyo, medyo mapula-pula na orange yung tail niya. Hindi ko alam kung ano yan, kung lalaki o babae. Hindi ako marunong mag-gender niyan. Tapos, yung iba, ayan. Nandyan. Dalawa yan. Kunin muna natin yung isa. So, yun. Ito na mga master. So yung natitira mga kataba na yan, mga female lang yung kinuha ko para dun sa planted natin, dun ko ilalagay kasi namatay yung ano, yung mga chops dun. Yan ang bala kong ipalit, i-cross natin yan dun sa guppy chops. Yan. Sana maganda yung maging kalabasan nila. Yan. Sa tingin ko naman mga ano pa eh, may nakaanak na siguro to. Pero sana maganda pa rin, meron pa rin kulay ang kalabasan. So mga master, no, ilagay na natin dito sa 15 gallons para medyo magandang tingnan yung pag-school nila. Bali, apat na sila dyan. Medyo maliit to kaysa dyan sa nakalagay sa 15 gallons natin. Pero okay na okay lang naman yan mga master. Walang problema tayo dyan. As long as na hindi nag-aawa yan, mas maganda yan. Pero observe na rin mamaya. So yun mga master. Medyo natakot yung mga goldfish. Yan nga pala yun mga master, yung medyo maliit yung dalawang yan. Yan. Tsaka yun yung dati. Natakot sila, hindi ko alam kung bakit. Pero mamaya magiging okay na rin naman yan. So yun. May mga nakalagay na plant. Hindi ko alam kung bakit. Siguro may naglagay. Lipat tayo sa kabila, mga master. So, yun, no. Una nating ilalagay yung, ano, yung hipon, mga master, dito sa planted natin. Para makita nyo agad kung ano itsura niya. Ano daw yan? Ghost shrimp, sabi. Ayan. Nawala. Please.
Ah, yun, ayun. Yun, yun mga master. Oh. Yan yung ating hipon. Sana buntis na yan. At sana female yan. Para medyo maganda naman tingnan. So, ganito siya. Ganito ang itsura niya talaga. Ayan. May pagka ano siya, merong white spot. Parang natural na kulay niya yan. Ghost shrimp. Sunod na natin yung mga kataba na female. Dalawa lang ang ilalagay ko kasi sabi nung kapatid ko, kanya na lang daw yung ibang isda, yung maliliit. Siyempre, bigyan na natin. Purpose lang naman natin ay i-cross lang natin sila eh. So, yun. Yan. Ang kataba, mga master, ano yan? Guppy rin yan. Kaya okay lang siyang i-cross. Ang tawag ng iba dyan, ano, wild guppy o canal guppy. Yun yung tawag nila. Pwede namang i-cross natin yan. So, yun. Yun sila mga master oh. Yun. Yung may dark spot. Sana mga master magandang kalabasan ito. Yung project natin na to. Medyo sa tingin ko kasi yung kataba malakas ang immune system yan. Kaya medyo maganda rin i-cross yan. Try natin sa chops. Tingnan natin kung anong kakalabasan. Yun oh. Ayan. Sana tumagal sila dyan sa tubig na yan. Mas malinis yan kesa dun sa pinagkunan natin, no? So ayun mga master, no, dito na lang natin tatapusin tong video to. And then sana nagustuhan nyo yung mga pinakita ko dito sa Pagbilo, Quezon. And then kung umabot ka dito sa video to, dito sa dulo ng video to, huwag kang mahiyang i-like, share and subscribe master. Pati hit nyo na rin yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga bago kong videos niya upload. So ayun mga master, ligun-ligun na ako.